Bakit di tumatagal ang mga ibang traffic paints? Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Magandang araw mga ka-Buildrite. So, ano nga ba ang traffic paint? So, basically, ang traffic paint, no, from the word traffic, edi nakikita natin siya along roadways, nakikita natin siya along pedestrian walk, or minsan mga parking lot. Ito yung mga white and yellow road marking na nakikita natin sa ating mga kalye. Okay, so, ano ba talaga ang difference sa isang traffic paint at sa mga ordinary paints? Napakalaki po. Number one, ang sasabihin ko muna, pinakamalaking difference nila is that merong reflectance ang traffic paint. So, ano ba ang reflectance? Basically, ang mga traffic paint ay meron sila mga glass beads para magkaroon ng reflectance value. Ayan. So, kaya di ba minsan pag madilim, walang ilaw, tapos may headlight, may makikita kang parang medyo makintab na nagre-reflect na light sa paint dahil may glass beads po yun. Ang tawag doon ay reflectance value. So, ano ba ang reflectance value na required ng DPWH? For white road marking ay 200 millicandela per square meter for 6 months. 150 millicandela naman per square meter after 12 months. Ang yellow road marking paint naman, ang requirement ay 100 millicandela per square meter after 6 months. And 75 millicandela naman per square meter after 12 months. Kaya siya after kasi kinoconsider yung reflectance kasi yung glass beads, no? Nakita nyo naman kung paano nila nilalagay yung road marking, di ba? Hot applied, mainit, may parang hinihit sila, tapos nilalagay yung road marking paint, tapos inispray yung glass beads. So, pag on top lang kasi yung glass beads, syempre, sa kakatakbo ng mga gulong ng mga sasakyan, natatanggal yan kasi may abrasion na kaya natatanggal yung mga glass beads on top. So, kaya sinabi kong after, dapat after 12 months, meron pa rin siyang dapat reflectance. Ano pa ba ibang requirements sa DPWH? So, meron siyang mga requirements, no, for drying time, gradation of glass beads, VOC and odor, impact resistance, bond strength, at service of life or durability. Explain ko na muna, no, kung bakit nakikita nyo minsan, bakit yung mga ibang areas mabilis nag-fade or mabilis masira. There are many types of traffic paints. Pwede silang gumagamit ng latex paint. Pwede silang gumagamit ng mga water-based na paint or alkyd-based na paint. May mga epoxy-based. So, may acetone road paint. So, may thermoplastic road marking paint. Ayan. Mga water-based, mga latex, definitely out yon. Hindi niyo pwedeng gamitin ang mga pintura ng bahay at gawing traffic paint. Definitely, hindi pwede. Hindi siya tatagal, matutuklap siya, pangit ang abrasion dahil hindi siya talaga for road marking. Hindi siya pwedeng tapakan, hindi siya pwedeng daanan ng mga sasakyan dahil mababa ang kanyang abrasion, dahil para sa pader talaga siya. Ayan. So, hindi siya recommended. Ang pinakamaganda dito ay yung thermoplastic na road marking paint. Yun ang re-recommend namin. Ang ayaw ko sa alkyd or oil-based paint is that dahil hindi maganda ang kanyang UV resistance, mabilis siya mag-fade. And madali rin matanggal yung sheen. Ayan. Ayaw ko din sa alkyd or oil-based dahil hindi rin ganun kaganda ang kanyang abrasion resistance. At the same time, hindi rin ganun kaganda ang kanyang addition sa substrate compared sa thermoplastic. Under naman sa thermoplastic paint. Ayan. So, meron siyang hot applied at meron siyang cold applied. Yung hot applied na thermoplastic road marking paint is, ito yung mga nakikita nyo normally yung ginagawa sa kalye, di ba, pa nag-road marking sila. Meron silang parang kaldero na iniinit nila around 200 to 250 degrees Celsius. And then, it uses solid synthetic resin. So, tutunawin niya yon. Pag natunaw niya, yun yung magiging liquid paint. Ang disadvantage lang ng hot thermoplastic paint is that pag hindi kasi maayos yung heating process, nagkakaroon siya ng mga sunken parts eh. Yung asphalt natin, di ba, minsan medyo may butas-butas. And then pag masyadong malabnaw, papasok lang siya. Kaya medyo lubog. Yung mga iba nakakapal, tapos minsan mga iba makikita mo lubog dahil hindi maayos yung heating process. May liquid paint. And then sa likod niyan, may ini-spray na glass beads yan sa machine. Yung glass beads mo on top. Itong glass beads na to, kapag nadaanan ng mga sasakyan, in time, ay syempre hindi mo maiwasan dahil sa abrasion, natatanggal din yan. Kaya you need to reapply it again after 2 years. Meron ding cold applied thermoplastic paint. Kung yung hot, iniinit, yung cold, hindi ibig sabihin nilalagyan ng yelo. Alright? Ang itawag lang yan, terminology lang yan sa chemistry, when you say cold, ay hindi mo na hinihit. Ayan. So meaning,
Pintura na siya, hindi siya solid synthetic resin, pero it's thermoplastic type. Dito gusto namin introduce si build-right type. So meaning yung TARC ay meaning thermoplastic acrylic reflectorized coating. Ayan, so liquid type na siya. Yung glass beads naman, nasa loob na siya ng thermoplastic paint. Diba nakuwento ko sa inyo kanina, yung hot applied, in-spray yung glass beads sa likod. Dito, since yung glass beads ay nakasama na sa loob ng paint, imagine mo na lang, no, yung buong application mo, nandoon lahat ng glass beads. So after mo dinaanan, deterioration, after 6 months, may glass beads pa rin. After 1 year, nandoon pa rin yung glass beads hanggang maubos yung paint. Hindi tulad ng hot applied, nandoon lang sa taas. So kung nawala na yung glass beads, wala nang reflectance value. Ang advantage mo dito is that hindi mo kailangan ng machine para mag-apply dahil paint na siya eh, wala ka nang tutunawin. So pwede ka nang gumamit ng roller or brush and then you can apply it, no? So good thing about build-right Floortech Tark is that hindi mo na kailangan gumamit ng primer. Okay, apply mo lang siya. Ang interval ng coat between two coats is 1 hour. So after 2 coats, pwede na gamitin yung kalye. Alright, ganong kabilis, ganong kaganda yung cold applied na thermoplastic paint. Probably merong magtatanong sa inyo, eh Sir Derek, sandali lang, paano ko rin medyo mahaba yung kalye? Medyo mahirap naman ata kung mag-two coats kami. Re-recommend naman namin is using a machine. So hindi mo na kailang mag-two coats, spray applied naman siya using the machine. And then pareha sa hot applied, nandoon din yung pag-spray ng glass bead sa likod. Ayan, ang difference lang, hindi mo na kailangan gumamit ng pampainit dahil paint na siya. Ano advantage naman ng build-right tarp versus hot applied thermoplastic paint? So advantage niya, mas matipid siya. Ayan. Ang maganda pa dito, ang coverage niya ay 25 square meter at 75 microns. If you are using a road marking machine, maganda rin dito is that you can apply it at 20 kilometers per hour. Ayan, no? Ang bilis, no? Compared sa mga hot applied. Alam ko, yung mga gumamit ng hot applied, medyo mabagal. Baka 5 kilometers per hour lang yung takbo ninyo, no? So medyo matagal matapos yung project. Ang maganda pa rito sa build-right tarp is that it's environment friendly, good and UV and weather resistance. Maganda rin yung abrasion resistance niya and madali lang siya linisin. And it's also resistant to chemicals, no? And most especially resistant siya sa mga oil or sa mga fuel. Ayan. So hindi siya basta-bastang makakasira ng pintura, no? Saan ba pwedeng gamitin si build-right tarp, no? So syempre, aside from road marking, pwede natin siyang gamitin sa mga gas stations, 'di ba? Kasi napansin ko yung mga most of the gas stations gumagamit ng rubberized floor coating. Hindi ko re-recommend 'yun. Hindi talaga tatagal 'yun. Kasi hindi sila resistant sa mga oil or fuel. Madali niyang sirain. Saan pa siya pwedeng gamitin? Sa mga pedestrian walk. Okay, parking lots, pwede, no? So, mga road blocks or mga dividers, 'di ba? Pavements. Pwede rin siya sa mga road bumps, 'di ba? Yung mga humps natin, pwede rin siya. Tapos mga PWD signs, pwede rin 'yan, ano? Sa mga curbs and gutters, no? Even sa mga airport runways, pwede rin siya. Ayan na, so hopefully medyo naiintindihan niyo ng konti. Pero para mas maliwanagan kayo, syempre gusto niyo makita kung paano gumamit ng build-right tarp. So, hinanda namin 'tong video para sa inyo. So ngayon alam nyo na kung bakit mga ibang road marking paint or traffic paint hindi tumatagal. In case meron kayong mga tanong, mag-comment sa comment section namin below, sa YouTube or sa Facebook namin. And kung meron pa kayong mga videos na gusto namin gawin, comment nyo lang sa amin. Again, this is Derek Tan, magtanong para sigurado.